Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government. Hindi na po ako nakakatulog. Ang mga kasama kong mga opisyal sa DOH, hindi na rin halos nakakatulog. Bakit kami nyo? Sa kahihiyan? Talagang naging malaking epekto kay DOH Secretary Francisco Duque III ang mga naging akusasyon laban sa kanya. Tunay na malaki ang naging epekto nito, hindi lamang sa kanyang pag-iisip, kundi maging sa kanyang kalusugan. Alam nyo guys, gusto ko lamang itong bigyan daan dito sa aking vlog para naman malaman ninyo kung ano yung mga kaganapan dito sa ating bansa. Halos mangyak-yak sa ini si Duque sa isinagawang pagdinig ng Kongreso kamakailan hinggil sa budget ng Department of Health. Ikaw nga naman ang nasa hot seat ngayon, hindi kaya mapaigtad ang pet mo sa mga akusasyong kahit walang malinaw na basehan ay unti-unting sinisira ang pangalan sa madla. Civil servants natin na maganda ang ginagawa. Alam namin yung sinasabi ninyo. Itong findings na ito nakita siguro is because we are of the state of public health emergency that we are all in given this pandemic that has brought the whole world down to its knees. Yan ang naging pahayag ni Secretary Duque sa naging paratang sa kanila na mayroong naganap na korupsyon sa Department of Health kasama ang umano ang mga ilang opisyal dito. Winarat na ninyo kami. Winarat na ninyo ang dangal ng DOH. Winarat ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat, ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming paratang. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is really unfair, unjust that this judgment has been handed down. Naging controversial ang Department of Health hanggang sa ngayon dahil nais ng ilang mga netizen na mag-resign na si Secretary Duque sa kanyang posisyon. Ayon pa sa mga ito, walang delikadesa si Duque sapagkat ayaw pa nitong umalis sa pwesto. Bakit nga ba? Nasaan nga ba ang 67 billion na pondo para sa COVID-19 sa Department of Health? Sa isinagwang initial finding ng COA audit, hinahanap umano ang mga dokumento na kulang kung saan ginamit ang nasabing pondo. Clearly without giving the DOH the full 60 days within which we should have given our rejoinder and reported on the actions on to their recommendations. So masakit po talaga sa amin ito dahil kami ho ang pangunahing ahensya ang maharap tumutugon sa panahon na ito. Sabi ko nga sa inyo, nagkasakit na ang mga tao ko. Nag-isolate, nag-quarantine, may mga namatay na. Por Diyos, por Santo, maawa naman kayo. Kayo nga ang bumunta rito at kayo ang gumawa. Dahil sa lumabas naman na initial report ng COA, wala naman silang sinasabi na nagkaroon ng korupsyon sa DOH. Posibleng nagamit ang nasabing pondo, subalit kulang ang mga dokumentong na-submit sa COA na minsan ito talaga ang nangyayari. Pero hindi muna tayo dapat na nagsasabi na ninakaw nga ang nasabing halaga sapagkat wala pa namang napapatunayan na talagang ninakaw ng Department of Health at ng mga opisyal nito ang nasabing pondo. Ayon naman sa COA reports, naresolba na naman halos ang sinasabing hinahanap na 67B. Inihalintulad naman ni Senator Joel Villanueva na ang report ng COA ay nagsilbing MRI scan kung paano ginastos ng DOH ang 67B na pondo sa COVID-19. Sinabi ni Villanueva na nagsilbi rin itong diagnostic tool at kitang-kita kung saan ang bara ng DOH. At dahil dito mga kaibigan, ay binatikos na rin si Presidente Rodrigo Duterte sapagkat sinasabi nila na ipinagtatanggol lagi ni Presidente Duterte si Secretary Duque gayong napakarami na daw nitong ginawang kaaliwaswasan sa Department of Health. Totoo nga ba ito? Ipinaliwanag ni Duterte na matagal na anya siya sa gobyerno at alam niya na may mga proseso ito. Dadaan yung mga transaksyon na yan, lulusot dyan sa local auditor. Ngayon pagdating noon sa taas, pag-audit, mabulyaso, you blame now the procurement, the mayor, or whoever, ay lechine. Tanggalin na lang ninyo yung auditor-auditor dyan sa baba. Kalukuhan yan. Sabi nga ni Presidente, kapag ang sinabi ng COA na kulang pa ito sa mga dokumento, hindi ibig sabihin ay ninakaw ang pera. Kailangan pang mag-produce ng mga dokumento sapagkat kulang ito. Kinundi na rin ang Pangulo na dapat report, hindi i-flag sapagkat kapag naka-flag ito ay parang kinukundi na ang agency o ang tao na pina-flagging.
Binigyan din pa ni Presidente na kung hindi pa tapos ang trabaho ay huwag munang mag-audit dahil talagang kulang pa ang mga dokumento. Samantala, sinabi naman ni Senador Gordon na dapat muna magpagamot sa utak sa Secretary Duque. Isang malupit na advice ni Senador Gordon kay Secretary Duque sa pagsasabing magulo ang utak nito. Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government. So please make sure that you get it done. You know, I consider you a friend, but I have to be my loyalty is to my country first before my loyalty to my friend. It's called accountability. It's a significant phase of the budget cycle because it ensures that the government funds have been effectively and efficiently utilized to achieve the state's socio-economic goals. Aba naman guys, umentra naman ang Vice President Lenny Robredo. Lenny Robredo, huwag daw pikon ang mga ahensya ng gobyerno sa report ng COA. Ahem, may parunggit ba ang Vice Presidente? Hinikayat pa nito ang COA Auditor na ituloy lamang ang kanilang trabaho. Iginit naman ni Presidente na hindi dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Sa kanya umanong administrasyon ay hindi pinapalampas kung totoo nagkasala ang mga ito, subalit huwag naman anyang husgahan ang mga sinasabing gumastos ng bilyong piso sapagkat wala pa naman anya napapatunayan. Sa kanya umanong administrasyon ay hindi pinapalampas kung totoong nagkakasala ang mga ito, subalit huwag naman anyang husgahan ang mga sinasabing gumastos ng bilyong-bilyong piso sapagkat wala pa naman aniyang napapatunayan. At kung sakali man totoo ang mga ipinaparatang sa mga opisyal o ahensya ng pamahalaan, ay kaagad niyang gagawan ito. Morning, countrymen. Again, we have to face the nation to explain yung mga issues, importante yan na hindi kayo mawalaan ng la sa amin, sa gobyerno. Otherwise, this nation would be in trouble. Ang mga pera na sinasabi, billion-billion yan eh. Alam mo kasi itong pang-gobyerno, talagang hindi mo ma-perfect. We're trying very hard to really comply with the law because it is the law. Ang problema, the vagaries of the governance, hindi mo talaga maalis yan minsan. Well, of course, outright corruption, yung iba naman, negligence. There are so many factors. Pati na, alam mo, political season na ngayon, kanya-kanyang banat, kanya-kanyang criticism, itong mga newspaper, akala mo, yan muna guys ang aking vlog sa pagkakataong ito, pero huwag niyo munang kakalimutan syempre na mag-subscribe, like, and share. Hanggang sa muli, bye-bye!